Magsitayo po ang lahat. Diba po kong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po kong Jesus Nazareno, tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating depresyon, purihin ang Panginoon. Diba po ang Jesus Nazareno, awit at paguri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabangan sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinarami. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahilan sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito,
sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayara at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat. Upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumaguman ng lumago, iyong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Magsitayo po ang lahat. Hayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Di sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. At sa araw na ito, maganda po na muli natin ding suriin at sariwain natin yung experience natin, no, nung una tayong tawagin ng Diyos at tumugon tayo at sumunod tayo sa Poong Jesus Nazareno. Na tinawag ka na rin, kabilang ka na sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Nakaupo lang kayo dyan, o yung mga deboto natin na naglilingkod dito sa simbahan para maging mas maayos at ligtas ang inyong pagsisimba. Maganda po, no? Naalala mo pa ba yung naramdaman mo noon, yung saya, yung wow, di ba, no? Wow! Kasama na ako. Naglilingkod na ako sa Nazareno. Naalala niyo pa ba yung pakiramdam na yan? Yung, ano ba, sa akin po, no? Dati, nagsisimba lang ako. Pero nung maging pari na, isa na sa mga pari, andito, ito, nakatayo, tumatayo dito, tumaharap sa inyo, andun talaga yung wow. At masasabi ko nga na, hindi man ako karapat dapat, pero ninais ng Poong Jesus Nazareno na mapabilang ako sa mga pari para pangunahan ang pagdiriwang ng misa. At kayo din po. Kasi sa kwento natin sa Ebanghelyo, nangangaral si Jesus sa iba't ibang bayan at nayon, ipinahayag niya ang mabuting balita. Ngayon pa naman higit, no? Higit kailanman, ngayon gusto natin makarinig ng mabuting balita. Kasi pag nanonood tayo ng mga balita, no, nakikinig tayo sa TV o social media, parang ang gulo-gulo ng balita. Hindi na natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo o ano ang katotohanan, parang ang gulo-gulo. Kaya ito nawa yung mas matandaan natin. May mabuting balita na ibinibigay ang Poong Jesus Nazareno sa bawat isa sa atin. Pero sa pagpapahayag ng mabuting balita, kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad at ang ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. So may mga kasama pang iba. May mga kababaihan na noong panahon noon, itinuturing na ang mga kababaihan ay mga mabababang uri. Hindi nga sila ibinibilang, di ba, sa mga survey. Hindi sila kabilang. Pero dito, binigyan ng pagpapahalaga ni Jesus ang bahagi o contribution ng mga kababaihan kasama ang mga kalalakihan. Na sa gawain, maganda po, no? Maintindihan natin, sa gawain ng Poong Jesus Nazareno na ipinagpapatuloy natin, hindi pwedeng exclusive. Hindi pwedeng kayo-kayo lang, kami-kami lang. Lalaki o babae, inaanyayahan maging kabahagi sa misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita. Babae o lalaki, welcome! Welcome kang, kung gusto mong sumunod sa Poong Nazareno, welcome ka. Hindi ka tatanggihan, hindi ka itataboy. Hindi titingnan ang katayuan mo sa buhay o maging ang iyong kasarian. Basta handa kang sumunod, handa kang makibahagi sa misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita, okay sa Poong Jesus Nazareno. Malinaw po ba?
Okay. Ngayon, nandito ka na. Kabilang ka na sa mga tinatawag na alagad ng Poong Jesus Nazareno, deboto o lingkod. Maganda rin po pag nilayan natin yung paalala sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Malinaw din ang sabi sa Ebanghelyo, yung ari-arian nila, ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad. Yung may iba't ibang paraan ng paglilingkod sa Poong Nazareno. Naintindihan po? Okay. Kasi maganda po na suriin natin. Sabi ko sa umpisa pa lang, malinaw pa ba yung dahilan mo kung bakit ka naging deboto? Malinaw pa ba sa iyo kung bakit gusto mong maglingkod? Dito sa dambana ng Poong Nazareno, maglingkod sa Diyos. Malinaw pa po ba yun? O baka kasi ngayon, baka napapalitan na yung ating pong intensyon. Meron ding nakakahawang sakit. At nawa, sa pagpasok natin, para maging kabilang sa kawan ng Diyos, sa alagad ng Diyos, hindi tayo makahawa. May mas matindi pa, may mas nauna pa sa COVID-19, sa virus na ito, na nakakahawa, na hindi natin nakikita, asymptomatic, di ba sabi, no? Pag gaya ngayon, hindi natin alam sino ang may virus. Kasi asymptomatic, hindi inuubo, hindi sinisipon, may panlasa naman, ang tawag asymptomatic. Na unti-unti sumisira sa isang grupo o sa isang kinabibilangan mo. Sa simbahan man o sa gobyerno man. Ano yung mga sakit? Nakala natin wala tayo. Pero ito pala ang sumisira para magawa natin ang ating misyon. Sabi po sa sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, sakit niya, sakit na, no? Sakit na ito. Sakit na niya ang manuligsa, makipagtalo tungkol sa salita ng Diyos. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, pagbibintang. Dugtong pa natin. Mahilig din makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon, sa konteksto natin, nag-aakala na ang pagsali sa pagdidibosyon sa Nazareno ay paraan para yumaman. Pagpapayaman. Gagamitin ang debosyon, ang imahe ng Poong Nazareno para kumita. I'm sure marami po sa atin ngayon ang nangangailangan talaga ng pera. Pumalakpak nga yung nangangailangan ng pera. Ako na lang yata. Buti na lang hindi nyo kailangan ng pera. Ang swerte nyo naman. No, maraming kababayan tayo, kailangan ng pera. Hindi masama yung pera. Pero, wag nating ituring na tanging pera ang kayamanan na magpapasaya sa iyo. Kasi kung sabi ni San Pablo, sa bagay, malaki ang
mapapakinabang sa relihiyon. Kung ang tao marunong masiyahan o makontento, hindi masama ang pera. Yung pag-ibig mo sa pera ang nagpapasama sa tao. Yung mas mahalaga pa sa iyo, ang pera, ang milyon-milyon o bilyon-bilyon kesa sa kapakanan ng tao. Yun ang nagpapasama. At kung ang bukang bibig mo puro pera, 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 at papasok ka ng simbahan para magkumita, yun ang nagpapasama sa atin. Yung maganda po, no? Konsolasyon na po, konsolasyon na lang. Yung umasenso ka, kasi talagang nagsikap ka dahil sa iyong pagiging deboto. Kasi naniniwala naman tayo, wala naman pong pinabayaan ng Poong Jesus sa Sareno na lumapit sa Kanya. Yung hindi ito yung basta sinuwerte, kasi nagdi-devotion ako, kaya sinuwerte, hindi doon. Kasi yung pagiging deboto mo, maituturing na nating kayamanan. Kaya nga, di ba, nakikiusap tayo lang. Kasi ito yung kayamanan na hindi kayang tumbasan. Ito yung kayamanan na hindi, no, mahihigitan ng anumang kayamanan sa labas. Kaya nga, di ba po, marami sa inyo, kahit bawal, pupunta at pupunta ka dito. Kasi ano pang matitira sa atin? Kung pati ba naman ang pananalig natin, pananampalataya natin sa Nazareno, pati ba naman Nazareno, hindi natin ipagbabawal pa sa atin? Wala ka nang trabaho, wala ka pang pera, wala ka pang jowa. Ito na lang, di ba? Kaya pinaglalaban natin ito. Kahit na minsan maingay sa labas. Sige lang. Minsan kahit po mapagsabihan kayo ng hindi maganda, no? Ang titigas ang ulo nyo. Sabi nang huwag kayong lalabas, may virus. Pero okay lang. Kasi ganito kahalaga sa inyo, yung mapalapit, masulyapan man lang ang larawan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya suriin, ha? Hindi, sa mga naglilingkod po dito sa simbahan, sa iba't ibang organisasyon, malaki po ang aming pasasalamat sa inyo. Sinasamahan nyo kami sa misyong ito na maipahayag ang mabuting balita. Katuwang namin kayo. Pero tiyakin nyo lang, bantayan ninyo mga asymptomatic na mga kasama. Hindi nyo alam yung katabi nyo, naiingit na sa inyo. Nagngingit-ngit na. Galit na sa iyo. Nag-aalitan na. Nagbibintangan na. Huwag na nating hayaan na pati sa simbahan kung ano nangyayari sa, no, sa mga politician natin, ganun din mangyari sa atin. Huwag. Iwasan natin. So, kung sa tingin mo may symptoms ka na, symptoms na naiinggit ka na, nagiging mayabang ka na, mag-self-quarantine ka na rin. Para hindi makasira, hindi makahawa, at hindi ma-lockdown ang buong komunidad natin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang Kanyang presensya. Ang ating pong itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon. Ang simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon.
bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay, ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pitaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban na way pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin.